praise the Lord. Isang maganda, mabuti, at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. So, purihin po ang Panginoon sa pagkatunay siya ay dakila at tapat sa ating mga buhay. Ngayong gabi, lubos po ang aking pasasalamat sa Panginoon sa patuloy na pribileyo na or pagkakataon po na pinagkakaroon na ating Panginoon sa aking buhay na muli ay pagaling ko sa inyo, mga kapatid. Palain po kayo ng Panginoon sa inyo po yung mga tahanan. Sa oras po ito, mangyari na samahan niyo po muna ako sa unting panalangin. Amen. Praise the Lord. Panginoon, dakilang Diyos, maraming po salamat sa oras at araw na ito. Panginoon, ako saan mo niyo kami itinipon, pinagkatagpo. O Lord God, sa gawain mo nito, o Diyos, sa masama-sama panalangin. Ilayin ko, Panginoon, na itawin niyo po ang abang lingkod sa likod ng iyong kapangyarihan, o Lord. Sa pagkatunay na wala siyang magagawa, hiwalay sa iyo, Lord. Tagal mo po siya, Panginoon. O God, halalaw ka sa kapanin, sa kapagubat, dayunin mo, Panginoon. Malaya kang kumilos gumalaw sa kanyang buhay at sa gawain mo, Panginoon, o God. Malaya kang magtuot, mangusap, Panginoon. At papalakasin mo, patuloy ang aming mga pananampalataya, o Diyos, hallelujah. Tunay kang ang dakila, tunay kang tapat, Panginoon, o God. Napakabuti mo, Diyos. Aking panalangin na may pasasalamat pagtitiwala sa iyo, mga sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, welcome po tayong lahat sa gawain ng Lord sa Lifeline Prayer Service Online. So, bati po sa inyo lahat sa pangalan natin, Panginoon. Amen. Praise God. So, samahan niyo po ako, mga kapatid. Mangyari na buksan po natin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 6. Pakibasa po. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakikita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, alam natin mga kapatid na kapag tayo ay mananalangin na po, no, ang tuhog po sa atin, maaari po tayong pumasok sa ating mga silid o sa ating mga room na kung saan ay ito po ating sarado. At tayo po ay tumawag sa ating Ama na nasa lihim ng lugar. No? Siya yung Diyos na hindi nakikita at tayo sa Kanya tumawag. No po, tayo po ay dumalangin sa Kanya na kung saan ang Diyos po na siyang nakakakita na ating mga lihim na ginagawa. Sabi po na Kanyang salita, siya po ay merong inilaan ng gatimpala. Purihin ng Panginoon. So, kaya po ang title po ng aking panghinanda ay pinagamatagan ko po na may gantimpala sa pananalangin. So, praise the Lord. So, may gantimpala sa pananalangin. No? Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat kumbaga meron pang may bonus. No? May tugon ka na sa panalangin, may gantimpala pa. So, may reward. So, may reward sa pananalangin. So, may reward o award. Pero ang sabi po ng Matthew 6, verse 6 ay may reward. So, alam po natin na may pinagkaibahan ang bagay na yun. So, ano ba pa yung nagkaibahan po ng reward sa award? Ang sabi po dito, so, kinatoko si Mr. Google. Ang sabi po dito, reward is a small token of appreciation for someone effort. So, ito raw po ay ang isang bagay, no? Kung saan ay may halaga, may value na binibigyan ng pahalaga yung nagawa ng isang tao. Samantalang ang award po, award is a huge prize for someone achievement. No? Yung isang taong may malaking gantimpala dahil po sa kanyang mga natapos, na-achieve sa buhay.
katulad po ng mga mag-aaral sa school. Iba po, mga topper, mga top-notcher sa school, may mga honor, no, na kung saan nakakatanggap po sila ng mga medalya, no? Dahil po sa kanila pong mga angking galing, angking husay, katapangan at kakayanan, so nakakatanggap po sila ng medal sa school at yun po ay tinatawag na award. No? Kaya naman po, syempre, ang mga magulang sa sobrang kasiyahan nila at katuwaan, kung minsan ay binibigyan po nila ng regalo, ang kanilang anak, binibigyan ng cellphone, laptop, so yun naman po ay ang reward. So, reward, ating given in a recognition of someone's service. So, ang reward po ay minagbibigay pa pagkilala na sa isang tao na kusang dahil sa kanyang mabuting nagawa. So, kinikilala po yung kanyang mga gawa. So, yun po yung reward, no? Nire-rewardan siya, kinikilala siya dahil po sa kanyang mga nagawa. No? So, yun po. And ang reward po, sabi dito, make a gift of something to someone in recognition of their services effort. Yun nga po. And it's also less formal and used when we get something in exchange for a good behavior or action. So, kasi makita natin kapag sinabi pong award, may formality. Unlike yung reward, less formal siya. Na kung saan ibinibigay po siya kapalit, no, ng mga mabubuting nagawa, may mabuting katangian. So, yun po yung reward. So, reward is also some amount of money given to a person. So, yun po yung kaibahan ni award. No? Yung award ay mayroong gantimpala, gawad, parangal, hatol, or pasya. So, yan po yung award. No? Yan nga po yung mga nakakatanggap ng mga award sa school. And then, yung reward naman po, yun daw po yung bayad, pabuya, gantimpala, or kagantihan. So, yun po yung pinagkaibahan. So, sa ating pong nabasa sa aklat po ng Matthew chapter 6, verse 6, so, sa panalangin po natin na ginagawa ng lihim sa ating pong mga silid, na kusan ay mayroon daw pong inilaan o may ganting pala po na ipinagkakaloob ang Panginoon. So, ang galing, no? Nakakatawa po ang Panginoon sapagkat nalalaman natin na sa ating mga panalangin, tayo po ay humihingi. Pero sa kabila ng ating paghingi, tumutugon na ang Diyos, eh mayroon po pala siyang ganting pala na nakalaan or inilalaan. So, puri lang Diyos. Amen. So, sa pagbabasa ko po, no? No? Pagbabalik-aral din po ng mga salita ng Diyos, sumagi sa akin kaisipan yung katanungan na kailan ba nagsimula? Kailan ba nagsimula na tayo ay tugunin ng ating Panginoon sa ating pong mga panalangin? O, ano bang dahilan? Bakit na ang Diyos ay tumutugon sa ating pong mga panalangin? So, balikan po natin mga kapatid, no? Yung ilang mga salita o scripture o salita ng Diyos sa kanyang banal na salita. At meron nga tayong isa sa masabi natin, no? yung paborito natin na verse, no? Na matatagpuan po sa aklat po ng Jeremiah chapter 33 verse 3. So, makibasa po. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Amen. So, purihin ng Panginoon. No? Isa po itong sa mga salita ng Diyos na ating pong pinangahawakan. Na kapag po tayo tumawag sa ating Panginoon, ay tumutugon ang Diyos natin sapagkat siya ay buhay. So, ang katawaan dito mga kapatid, hindi lang siya tumutugon sa ating panawagan, kundi ang sabi ng kanyang mga salita, ano raw po? At siya raw po ay nagpapakita pa ng mga ano?
ng mga dakilang bagay at ang mga mahihirap na hindi natin sukat mapagkaunawa. Hindi ba po nakakatuwa ang Panginoon sapagkat, wow, nakakapawaw talaga ang salita ng Diyos eh. Bakit po? Baga titingnan natin mga kapatid, di ba, sa kabila minsan ng mga kakulangan, ng mga kahinaan, pero ang buti-buti ng Panginoon at sa kabutihan ng Diyos, makitaan natin na wala naman talaga tayo, isa lamang tayo mahina at makasalanan, pero sa biyayang habang ng Panginoon, wow, no? Nakakatuwa ang Lord sapagkat na sa tuwing tayo tatawag sa Kanya, may inilaan po siyang pagtugon. At andun pa na may nakahanda siya na ipakita ang mga dakilang bagay, no? Na kung saan, wow, parang nakakatuwa ang Lord. Kasi bakit po? Kasi para sa akin po personally, na kung ako may mga bagay na mahalaga sa akin, dakila para sa akin, eh madalas isi-share ko yan sa mga tao na malapit sa akin, mahalaga sa akin, pamilya ko, kaibigan ko, no? Pero wow, grabe ang Panginoon na siya yung Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, no? Para ipakita niya yung mga dakilang bagay, no? Yung mga great and mighty things. Pero talagang ginagawa ng Panginoon ng mga bagay na alam ko mga kapatid sa inyo pong buhay, talagang naranasan nyo din po yung mga dakilang bagay na to na kung saan ay talaga na alam natin na tumutugon ng Panginoon dahil na sa mga oras na tayo talaga ay nangangailangan sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So katulad niya lang sabi ko kanina na nasagi sa isip ko yung katanungan na kailan nga ba nagpasimula na tayo ay tugunin ng Panginoon sa ating mga panalangin or panawagan sa Kanya. Sige, makabukas po kayo mga kapatid sa aklat po ng John chapter 9 verse 31. Amen. Praise the Lord. John chapter 9 verse 31. So dito pala, no? Makita natin na praise the Lord kasi nang dahil sa ganitong kalagayan, sitwasyon, eh dininig tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananambas sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Amen. Praise the Lord. So, nalalaman natin na talagang napakahirap at hindi talaga dinidinig ng Panginoon ang isang makasalanan sa anuman kanyang panawagan. Pero sabi ng salita ng Diyos, no? Nang maging mananamba ng Diyos ang isang tao, no? Ano po? Ay dinidinig ng Panginoon ang kanyang mga panalangin, no? So, nang pasimula po na tayo matuto sumamba sa Diyos, ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na dinggin niya po yung ating mga panalangin, no? Simula nang tanggapin po natin ang Panginoon bilang Diyos tagapagligtas na ating mga buhay, mga kapatid, no, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos at natuto tayong sumamba sa Panginoon, ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na dinggin po ng Diyos ang ating mga panalangin. Wow! Di ba po? Napakasarap naman na tayo ay nabigyan ng pagkakataon na dinggin ang ating pong mga panalangin. Praise the Lord. Parin ng Panginoon. So, pangalawa mga kapatid, no? Bakit nga ba? No? Paano nga ba tinutugon ng Diyos yung ating mga panalangin? So, makabukas po tayo sa aklat ng 1 John chapter 3 verse 22. So, magbasa po. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang
paningin. Amen. So, hindi nagiging mahirap sa Panginoon na dinggin niya yung ating mga panalangin sapagkat, ano po, dahil sa ating pagsunod sa kanyang mga utos. No? When we keep His commandments and doing His will, no, yung mga bagay na nakalugod-lugod sa Diyos, gaya po ng panalangin, andun po yung pagtugon ng Lord. So, yun po, mga kapatid, no? Tumutugon ang Panginoon, sabihin, tayo'y nananatili na sumusunod sa kanyang mga salita at gumaganap ng mga bagay na kalugod-lugod sa kanya. So, ang panalangin, mga kapatid, alam natin na ito po ay isang kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon, no? So, ang panalangin, mga kapatid, o sa ating panalangin, sabi nga ng salita ng Panginoon ay meron siyang inilaan na pagpapala. Talagang hindi ko lubos maiisip, mga kapatid, sapagkat alam natin na ang panalangin, ito isang komunikasyon natin sa Panginoon na kung saan dito natin idinudlog yung ating mga pangangailangan. Nandito yung ating paghingi sa ating Diyos. Pero sa kabila ng tayo na ay humihingi sa Panginoon, eh meron pa siyang inilaan na reward o gantimpala. Kung kaya naman, mga kapatid, walang dahilan, no, para hindi tayo manatili o hindi tayo magpatuloy sa ating mga panalangin, gaya po ng ating pong kinagawian, no, na tayo po ay nananalangin para po sa Metro-wide Vision 70 or 17 cities, no, hindi, walang dahilan para tayo ay tumigil na ipanalangin yan, sapagkat sabi nga ng salita ng Diyos, no, na that our labor in the Lord is not in vain, hindi talaga nawawala ng kabuluhan ng mga kapatid. No, kaya ipagpatuloy po natin yung mga bagay na yan sapagkat yan po ay nakakalugod sa ating Panginoon. So, kung sabi nga, di ba, reward, yan po ay merong ganting pala, may pabuya. No? Alam ko, mga kapatid, hindi tayo after sa reward o sa pabuya o ganting pala. No? Ginagawa natin ang mga bagay na to katulad ng panalangin dahil po sa pagmamahal din natin sa ating Panginoon. Pero sa ayaw man natin sa hindi, gustuin man natin o hindi, no? Sinabi ng Panginoon sa ating panalangin sa Kanya ay meron po siyang gantimpala na inilalaan pa. Kaya, mga kapatid, no? Huwag tayong mahinawa. Patuloy po tayong manalangin. No? Kaya minsan, nagtataka tayo, pero dapat daw hindi tayo magtaka. No? Dahil tayo nananalangin palagi para sa iba, nananalangin tayo para sa ating mga kapatiran, nananalangin tayo para sa ating bansa, nananalangin tayo para sa mga namumuno sa atin dito, sa ating bansa, lalo na sa ating Pangulo, no, sa ating mga pamilya, kamag-anakan, kaibigan, kasamaan sa trabaho, kilala, no po, no? Sa kabila po nun, eh, may inilaan po ang Diyos ng mga pagpapala. Kaya naman sa oras na tayo nagkakaroon ng mga suliranin, ay hindi po nahihirapan, no? At hindi rin mahirap para sa Panginoon na dinggin niya yung ating mga panalangin sapagkat tayo po ay gumagawa ng bagay na kalooban niya at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya, mga kapatid, manatili po tayo sa pagkikisa o pagkakaisa natin sa pananalangin. Kaya po rin po ang Panginoon, maraming salamat sa Kanyang mga salita ng pagpapaalala at pagbibigay pag-asa na kung saan tayo po ay may dahilan para manalangin sapagkat meron pong ganting pala na inalaan ang ating Diyos na buhay. So, purihin po ang Panginoon, pakapapan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay darako na sa ating panalangin. Praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin sa ating mga tatahanan. Tayo po ay magkaisa na tumawag sa Panginoon. Yes, Lord God, Jesus, hallelujah. We praise your name, O God. We glorify your name, O Jesus, hallelujah. Lord, narito kami na iyong mga anak, O Lord, napupuri, nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na patuloy mong pinagkakaloob.
sa amin na kami po ay makatawag, O Lord, makalapit sa trono ng iyong biyaya, O Diyos, sa Lord, upang makapanalangin, makadulog sa iyo, Panginoon, gaya ng nais mo, O Lord God. Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo sa pagkatunay kang dakila, tunay kang tapat, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, Panginoon. O Lord God, Ikaw, O Lord God, ang dakilang Diyos na buhay, Panginoon, na tumutugon sa amin na iyong mga anak, na nagpapakita ng mga dakilang bagay, O Lord God, na hindi namin sukat maunawaan, Panginoon. Pero Ikaw yung Diyos na gumagalaw, Panginoon God. Napakabuti mo, Lord, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, dakilain, at bigyan ng kaluwalhatian, O God, sa pagkatunay ka, O Lord God, na mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay, Lord. Ikaw ang great God, Panginoon. You are the great provider. You are the great healer. O God, hallelujah. Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming kagalakan, O Diyos. Ikaw ang aming karunungan. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming patnubay, O God. Ikaw, O Diyos, ang lahat-lahat sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God, sapagkat patuloy kang gumagalaw, kumikilos sa amin, O Lord God, lalo sa mga panahon na aming mga pangangailangan, O Lord, sa aming mga pagtawag, Ikaw ay tumutugon, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, O God. Tunay nga, O Lord God, Ikaw nagturo sa amin, Panginoon. O Lord, gumawa ng bagay na nais sa looban mo, Panginoon. Hindi man kami after, Panginoon, O Lord God, sa mga pabuya, O Lord God, sa gantimpala, Panginoon, na siya nga naman talaga inihanda mo, Panginoon, para sa iyong mga anak, O Lord God, na tumanggap sa iyo, O Lord God, sumasamba sa iyo, O Lord God, at Lord God, nagpapatuloy, O Lord God, na sumusunod sa iyong mga kautosan, O Lord God, gumaganap ng iyong kalooban, O Lord God, Jesus. Hallelujah, Lord God, napakabuti mo sapagkat, O Lord God, hindi namin kailangan, Panginoon, na maging mataas na tao, hindi namin kailangan maging matalino, hindi namin kailangan magkaroon ng mga tituladong posisyon, Panginoon, O God, O Lord God, para kami ay dinggin mo, Panginoon, O God. Tunay nga, sabi mo, Panginoon, O God, sa nagaganap ng mga panalangin, O God, na nais mo, Panginoon, Ikaw po, Panginoon, ay may gantimpala, Panginoon, o reward na inilaan sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi man kami kilalanin, Panginoon, ng mga matataas na tao o ang sino man nasa paligid namin, Panginoon. Lord, ang kilalanin mo kami, Panginoon, ay sapat na sa amin, Panginoon, O God. Kaya napakabuti mo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God, sapagkat Ikaw ang nagre-recognize, Ikaw ang kumikilala, Panginoon, sa mga anak mong nagtatapat, nagpapatuloy sa panalangin, sumusunod at gumagawa ng kalooban mo, O God, at ang iyong mga kautosan, O God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na pag-asa na iyong pinagkakaloob, God. Kaya Lord, narito kami, Panginoon, na patuloy namin itinataas, O Lord God, ang Vision 70, O Lord God, hallelujah, ang mga kaluluwa, O Diyos, hallelujah, nice mo kiligtas, Panginoon, abutin, Panginoon, O God, sa 17 cities in Metro Manila, O Lord, patuloy kami, O Lord God, nagkakaisa, O Lord, sa aming mga tatahanan, Lord, batin mo aming mga puso at kaisipan, mga aming damdamin, O Lord God, Jesus, Lord, sa mga oras ito, O Lord, gaya ng nais mo, nagkakaisa kami, Panginoon, itinataas, Panginoon, ang 17 cities, Panginoon, O God, hallelujah, ang mga mayors, O Lord God, ng bawat cities, Panginoon, kasama ng kanilang mga konsehal, O Lord God, Jesus, maging hanggang mga chairman, Panginoon, mga kagawad, Panginoon, O Lord God, sa bawat municipalities, O Lord God, dalangin po namin ang patuloy na pag-abot mo sa kanila, O Lord, lalo sa ganitong sitwasyon namin, O Lord God, hallelujah, patuloy kang kumilos, Panginoon, O God, sa kanilang mga buhay, O Lord God, lalo na sa pamumuno na aming Pangulo, O God, na si Pangulong Rodrigo Duterte, Panginoon, Lord, imbes mo ang kanyang buhay, O Lord, magiang sa mga senator, Panginoon, O Lord God, ang mga namumuno sa amin, Panginoon,
Ikaw ang patuloy na humawak at kumilos sa kanilang buhay, O Lord, na kung saan Ikaw magbigay, O Lord, ng karunungan sa kanila, Panginoon, hallelujah, upang pangalagaan ang bansang Pilipinas, ang bawat mamamayang Pilipino, Panginoon, O God, Jesus, lalo sa aming kinakaharap na pandemic, Panginoon, O God, hallelujah, na kung saan batid mo, O Lord, ang sitwasyon ng aming ekonomiya, Panginoon, ang pagkabaksak nito, Panginoon, Lord God, dahil sa pandemya ang aming naranasan, O Lord. Lord, tulungan mo kami, sakluluhan mo kami, O Lord, pagpalain mo ng karunungan, pag-iingat, Panginoon, ang aming Pangulo, ang aming mga, Lord God, ang mga leaders na aming Panginoon sa aming bansa Pilipinas, Panginoon, O God, at Lord, God, sa mga pagkakataong ito, Lord, patuloy ka namin inaanyahan na patuloy kumilos, Lord, magligtas ng marami, Panginoon, mga tao, Panginoon, O God, mula sa kapahamakan, O Lord God, sa kanilang mga kalagayan na may mga karamdaman, Panginoon, na nangihingi ng kagalingan, Panginoon, Lord God, maging mga pinansyal na pangangailangan, Lord, lalo na ang mga kahirapan, Lord, O God, yung walang-wala sa buhay, O Lord Jesus, hallelujah, patuloy mong pagkalooban ang karunungan, O God, ang mga city mayors, O Lord, para sa kanilang mga programang ihanda, ilalaan, Panginoon, para abutin ang mga mamamayang Pilipino, matulungan, O Diyos, sa mga ganitong kagipitang kalagayan, O God. Gandin, Panginoon, ang mga mag-aaral, Panginoon, O God, sa kabila na may kahirapan, Panginoon, O Lord, ang pag-aaral ngayon, O Lord, hindi na katulad ng dati, O Lord, nasa new normal na kami, Panginoon, O God, nasa mga online na cellphone, tablet, Panginoon, O Lord God, hallelujah, maraming salamat sa nakikita namin sa balita, Panginoon, O God, na gumagamit ka ng mga tao na may mga mabuting kalooban, O Diyos, upang abutin ang mga kabataan sa kanilang mga pangangailangan ng gadget, Panginoon, O Lord God, patuloy ko, O Lord God, kumilos gumalaw, O Lord God, upang katagpuin ang pangangailangan, Panginoon, ba't mamayang Pilipino, O Lord Jesus, hallelujah, at gandin, Panginoon, O Lord God, ang pagliligtas mula sa kapahamakan ng karamdaman, kahirapan, Panginoon, lalong higit, Panginoon, ang pagliligtas mo, Panginoon, sa bawat kaluluwa, Panginoon, O God, sapat ang tao ay may kaluluwa, Panginoon, O God, na kung saan ay may patutungunan, O Lord God, Lord, Ikaw po, magligtas, Panginoon, ng maraming kaluluwa, Panginoon, Diyos, sa aming bansang Pilipinas, O Lord God, hallelujah, maging sa Metro, O Lord God, sa 17 cities, O God, Jesus, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, O God, samahan mo kami, at ingatan mo rin, Panginoon, O Lord God, ang iyong mga anak, O Lord God, ang aming mga kapatiran, Lord God, O God, Jesus, siyempre, ang aming mahal na pastor, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, patuloy mo siyang bigyan ng protection, O Lord, hawakan mo siya, Panginoon, patuloy mo gamitin sa ngayon sa iyong kalooban, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa kanya, dinggin mo mga panalangin niya, O Lord, sa kanyang kalagayan, sa kanyang pangangatawan, Panginoon, sa paglilingkod sa niya, sa ministry na pinagkatiwala mo sa kanya, sa vision, Panginoon, na ibinigay mo sa kanya, at dinggin mo patuloy mga panalangin niya sa kanyang mga anak, O Lord God, Jesus, magmula kay Ate Annalie, Lord, kay Ate Joan, kay Junjun, kay Ate Janjan, Lord, kay Darlene, O Lord God, kay Ate Mercy, O Lord God, kay Ate Grace, O Lord God, hawakan mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, dinigin mo ang panalangin ni Pastor sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, Panginoon, O God, sa bawat pamilya, Panginoon, ng kanyang mga anak at pamilya, O Lord, in the name of Jesus, O God, maging aming mga leaders, Panginoon, O God, hallelujah, aming mga ministers, pastors, O God, hallelujah, sila Pastor Luis, na Pastor Bong, Panginoon, hallelujah, si Pastor Raydan, O Lord God, Jesus, at ganun din po, Panginoon, Lord God, si Tita Jelly, O God, sila Brother Romy Bautista, O Lord God, Jesus, maging Panginoon, O God, hallelujah, ang bawat pamilya ng mga leaders namin, O Lord God, hallelujah, maging, O Lord God, hallelujah, sila Mami Winnie, Panginoon, O Lord God, sila Mami Noemi, O God, hallelujah, Jesus, O Lord God, patuloy mo silang iingatan, sila Ate Mayrin, Panginoon, O God, maging sila Mami Cynthia, O God, hallelujah, sila Pastor Eric, Panginoon, O God, at aming mga leaders, O Lord God, sila Tito Dennis, O Lord, sila Mami Telma, O God, sila Ate Ara, sila Kuya Bob, Panginoon, O God, hallelujah, sila Ate Annalie, O Lord, patuloy mo silang pagpalain, ingatan, O God, ano man ang kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at mga panalangin, dingin mo, O God, maging aming mga elderly, Panginoon,
Panginoon, mga senior citizen, O God, at aming mga tatay sa church, O Lord, ang aming mga men, O Lord God, hallelujah, sa pangunguna, Lord God, nila Kuya Rodel, Panginoon, O God, hallelujah, nila Tito Dennis, Panginoon, maging sa mga mami namin, sa mga nanay, O Lord, sa mga ladies, O Lord God, sila Mami Telma, sila Mami Au, Panginoon, O Lord God, ang lahat ng mga ladies, O Lord, ang mga mami namin, O Lord God, Jesus, hawakan mo sila at ingatan, Panginoon, ano man sitwasyon, ano man ang kalagayan nila, ikaw nakakabatid sa kanila, Panginoon, abutin mo sila, Panginoon, O God, ang iyong pag-iingat, sakluluhan mo sila, Panginoon, sa kanila mga kalagayan, O Lord God, maging ang aming mga kabataan, Panginoon, ang aming mga kids, at aming mga teens, O Lord, maging ang mga young adult, Panginoon, O Lord God, ano man ang kalagayan, sitwasyon sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, O Lord, ikaw ang nakakabatid, Panginoon, saklolohan mo, Panginoon, ang iyong mga anak, O Lord God, alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos ng buhay, O Lord God, na dumidinig sa aming mga panalangin, O God, sapagkat ikaw nagsabi, Lord, ano man ang hilingin namin sa iyong pangalan, O Panginoon Jesus, Lord God, ito ay gagawin mo, Lord, ito ay tutugunin mo, O Diyos, kaya patuloy namin nahawakan ang mga tapat mong salita, Panginoon, O God, in the name of Jesus, O God, hallelujah, hallelujah, Jesus, pagpalaan mo rin ang mga gawain ng church, Lord, ang mga online services, Panginoon, maging ang nasa online production team, Panginoon, pagpalaan mo sila Kuya Junjun, Panginoon, sila Kuya Yuri, sila Kuya Bong, O Lord God, sila JD, Panginoon, sila Ate Mercy, sila Alan, Panginoon, O God, sila Ate Annalie, Panginoon, ang lahat mo, Panginoon, nasa online team, O Lord, patuloy mo i-bless ang buhay nila, patuloy mo silang pagpalain, O Lord God, maging lahat na nasa church, O God, sila Mami Dersa, O God, sila Kuya Jerry, O Lord, patuloy mo silang hawakan, pagpalain, O Lord God, dinggin mo kanilang mga panalangin, maging sa mga mahal nila sa buhay, O Lord God, hallelujah, Lord, hawakan mo mga mahal namin sa buhay, Panginoon, hindi kami lagi nakikita, hindi namin sila nakakasama, Panginoon, O God, saan man sila ng lugar, ano man ang kanilang kalagayan, sitwasyon, Panginoon, itinataas namin sila, O Lord God. Pakaingatan niyo pong aming mga pamilya, aming mga mahal sa buhay, O Lord God, ang mga may karamdaman, inyo pong pagalingin, Panginoon, ang mga walang trabaho, Panginoon, O Lord God, ay pagkalooban mo ng hanap buhay, magkaroon ng income, Panginoon, na siya tutugon, O Diyos, kanila, at sa aming mga pangangailangan, O Lord God, maging aming mga kaibigan, O Lord God, batid mo sila, hindi man sabitin namin na ang mga pangalan nila, kilala mo sila, Panginoon, abutin mo sila ng pag-iingat, maging kanilang mga pangangailangan, Lord, sa punang kanilang mga anak, O Diyos, maging aming mga kapitbahay, Panginoon, sa paligid, Lord, patuloy mong pakaingatan, Lord, pagpalain ang mga pangangailangan, O Lord Jesus, sa araw-araw, O God, in the name of Jesus, O Lord God, patuloy kami nagtitiwala at umaasa sa iyo, Panginoon, na meron kang magagawa, Panginoon, sapagkat higit kang malaki sa aming mga suliranin, Panginoon, O Lord God. Meron kang magagawa, O Diyos, meron kang magagawa, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga Lord, ang mga classmate, Lord, mga kasamahan sa trabaho, Panginoon, O Lord God, sa bawat mga pinapasukan din namin, Lord, ang aming mga boss, Panginoon, O Lord God, mga empleyado, Panginoon, O God, patuloy kong mag-iingat, O Lord, sa aming mga kasamahan, Panginoon, O God, patuloy mo kong proteksyonan, O Lord God, sa patuloy na lumalaganap, O Lord God, ng COVID-19, o yung virus o bakterya man, O Lord, pakaingatan mo, Panginoon, mga malamis sa buhay, maging aming mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho, O Lord, proteksyonan mo kami, patuloy, O Lord God, maging lahat ng iyong mga anak, O Lord God, maging aming bansa, Panginoon, proteksyonan mo kami ng barang mundo ko, O Diyos, hallelujah. Patuloy kami nagtitiwala, umaasa sa iyo, O Lord God, na meron kang magagawa at patuloy kang pumikilos at umagalaw, O Lord, sa aming mga buhay at meron kang pagtugon at meron kang, O Lord, inilaan na ganimpala, Panginoon, O God, sa panalangin ng iyong mga anak, Lord. Kaya maraming salamat po, Lord. Bless O Lord God, ang lahat ng mga online services ng church, O Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga gawain at ang mga anak, O Lord, sa lahat ng amin at bawat mga panalangin, Lord. Ito pong aking dalangin, Lord, God, na may pagtitiwala at pasasalamat sa iyo, Lord. Kaya binabalik ko ang glory, O Lord. O Lord God, Jesus, ang pagluluwalhati, pagdadakila, Ama, langin sa iyo lamang, Ama. In the mighty name of Jesus Christ, I pray and we pray. Amen and amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po kayong lahat, mga kapatid. Patuloy po tayong sumuporta sa lahat ng gawain ng Panginoon. God bless you all. God bless you all.